Isang maganda at malamig na umaga po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Nawa po'y lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ngayong umaga po ay magkakaroon ulit tayo ng 40th episode ng ating morning devotion at ating punsimulan ito sa panalangin. Yes, Lord God. Lord, muli Panginoon, salamat po Lord sa panibagong araw, sa panibagong buhay na binigay niyo sa amin, Lord God. And Lord, salamat po Lord at nanatili po kaming malakas, nanatili po kaming malayo sa sakit, Lord God, at nanatili po kaming nasa ilalim po ng inyong patnubay at gabay, Panginoon. Lord, ngayon po umaga, Lord, samahan niyo po kami, Lord, sa pagbuli-buli ng inyong salita, Lord God. Bigyan niyo po kami, Lord, ng peace sa aming puso at isip, Lord God. At Lord, binabalik po namin sa inyong puli po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng ating morning devotion ay Satisfaction and Contentment. Ang ating pong teksto ay nasa Psalms 94 verse 19. Ito po. When anxiety was great within me, your consolation brought me joy. Sa Tagalog naman po, kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. So, anxiety. According to Google, anxiety is a feeling of worry, nervousness, or unease, typically about an imminent event or something with an uncertain outcome. So, anxiety, meaning iniisip po natin yung mga bagay-bagay kahit hindi pa nangyari, or nag-aalala tayo para sa ating hinaharap. Madalas itong mga nakakaranas na ito yung mga kabataan na iniisip natin syempre yung future natin. So, paano kung hindi tayo naging ganito? Magiging successful po ba tayo? Paano kung hindi natin naabot to? Paano kung hindi natin naipasa to? Paano kung hindi tayo natanggap dito? Or, paano kung hindi tayo makapagtapos? Magiging successful pa ba tayo? Ang tanong, saan nga ba nakaangkla ang salitang successful para sa atin? Sa standard ba ng mundo? O sa standard ng Diyos? Simula sa standard ng mundo. Ano nga ba ang standard ng mundo? Ang standard ng mundo ay simple lang. Kailangan lang mayaman ka, may malaking bahay, may kotse, may magandang trabaho, may negosyo, sikat ka, marami kang connections or possession. Pero ano nga ba ang standard ng Diyos? Ang standard ng Diyos ay mataas, pero ang kailangan lang natin gawin ay sumunod sa Kanya, manampalataya at ibigay ang buhay natin or maging committed tayo sa Lord. Pero mahihirapan tayo magawa yun kung hindi nakafocus sa Lord ang goal natin. Mahihirapan tayo kung ang standard ng pagiging successful natin ay nasa mundo. Isa pa, hindi tayo magiging kontento nun kasi kahit mayaman na tayo, napumuntahan na natin lahat ng lugar na gusto natin puntahan, nabibili na rin natin mga bagay na gusto natin bilhin, bibili pa rin tayo at bibili kasi hindi tayo satisfied. Parang gusto natin lahat na sa atin.
hindi tayo makakontento sa buhay natin. We feel empty kasi hindi kayang punan ng mundo yung puso natin ng joy na ang Diyos lang ang makakapagbigay. Eh sa Lord, lahat kayang isatisfy ng Lord at magiging kontento tayo sa pagmamahal pa lang ng Lord eh. Sa kahit na anong problema mo, kahit personal, broken family, perfect ang Lord na maging magulang mo. Even financial mo, sapat ang biyaya ng Lord para sa atin. Kahit na wala ka pang love life, wala ka pang boyfriend, girlfriend, or asawa, hindi matutumbasan ng pagmamahal na binibigay ng Diyos. Kayang ibigay sa iyo ng Lord ang lahat ng kaya at hindi kayang ibigay ng mundo. Ayun. And you will not be worried about your future as long as nananatili tayo sa Lord. Pero syempre, kailangan natin ng hard work. Hindi dapat tayo sobrang mag-aaral sa hinaharap natin. Kasi parang, pag nag-aaral tayo sa hinaharap natin, hindi na tayo nakapag-focus masyado sa nangyayari ngayon. Like parang iniisip mo nang iniisip yung future mo, pero hindi mo natapos ng maayos or wala kang natapos sa araw na to. E di parang mas nasayang lang rin yung effort mo sa pag-iisip sa hinaharap. Ang Lord hindi nalilate. Laging on time. Pati ang biyaya ng Lord hindi nalilate. Tayo, pwede tayo malate. Pwede tayo malate sa biyaya ng Lord. Dahil may rason. Pwedeng dahil hindi pa tayo handa para tanggapin yung pagpapala. Kasi, pag binigyan tayo ng pagpapala, tas hindi pa pala tayo handa, hindi natin magagamit ng maayos yung mga pagpapala na binibigay ng Lord. Kahit nasabihin natin na physically, ready tayo. Eh, paano kung hindi tayo ready emotionally, mentally, and spiritually? Ano magagawa ng katawan natin? That's why we need to trust God's perfect time. And lastly, pinili tayo ng Lord. We are chosen, sabi nga dun sa devotion ni Ate Diane. Pinili tayo hindi para mag-chill-chill lang sa buhay natin. Pinili tayo dahil marami tayong pagsubok. Pinili tayo ng Lord, kaya kailangan natin maging malakas. Kaya marami tayong pagsubok dahil kailangan natin maging malakas. Kaya dapat maging thankful tayo sa mga pagsubok na yun. Dahil kung wala yun, mananatili tayong soft. Mananatili tayong mahina. Kasi normal lang naman talaga na dumaan tayo sa pagsubok eh. Lalo na Kristiyano tayo. At madaming rason kung bakit natin dapat pagdaanan yung pagsubok na yun. Kasi iba-iba naman talaga yung faith natin. Like, kailangan natin mag-grow. Kailangan natin unahin ng Lord. Kailangan natin maging malakas. Or para hanapin natin ng Lord. Or manumbalik tayo sa Kanya. It's a test of faith. Kaya once na maramdaman natin na nasa madilim na lugar tayo, nasa dark place tayo, always seek for the light. Kasi walang mangyayari kung mananatili tayo doon. Kailangan natin mag-focus kung nasaan ng Lord. Kasi kung mag-focus tayo sa mga bagay na akala natin, makakapagpaalis tayo dun sa dark place na yun, mananatili pa rin tayo dun. Kasi ang Lord lang ang makakapagpaalis sa atin. Hindi tayo dapat mag-focus dun sa mga bagay na akala natin makakapagpaalis sa atin dun sa problema na yun. Ang kailangan natin, yung mga bagay na makakatulong sa atin kung paano malagpasan yung problema. Kasi hanggat nandun yun, takbuhan mo man ang takbuhan, hindi ka mag-grow. Like, kung mananatili ka sa comfort zone mo, paano ka mag-grow nun kung iniisip mo pa rin na hindi mo kaya yung problema, kung hindi mo susubukan? Kasi ang makapagligtas lang sa atin ay Lord. Dahil hindi lang kaligtasan ang dala ng Panginoon, pati pagkapanalo. Yun lang po. Tayo po ay manalangin. Yes. Lord, salamat po Lord sa umagang ito, Lord, na nakapakinig muli po kami ng inyong salita. Salamat po Lord sa mga blessings na ibinibigay nyo. Salamat Lord dahil alam po namin na kasama po namin kayo, Lord, kahit po may problema kami, Lord. Salamat po Lord na alam po namin may matatakbuhan kami ng Diyos sa tuwing hindi na po namin alam kung ano nangyayari sa buhay namin, kung naliligaw man po kami, Lord. Salamat, Lord, dahil nandyan po kayo lagi, Lord, sa lahat po ng problema namin, Lord God. Alam po namin malalagpasan po namin ang mga problema namin, Lord God, sa tuwing
Isipin po namin kay Lord, alam po namin kaya po namin, Lord, mga problema na yun, Lord God. Salamat po, Lord, dahil pinili niyo po kami. At alam po namin, malalagpasan po namin lahat ng problema ang kakarapin namin, Lord God. Lord, bless niyo po ang buong araw namin, Lord God. Nawa po yung marami po kami magkawa ngayong araw nito, Lord God. Keep us safe, Lord. Salamat po rin sa lakas na ibinibigay niyo sa bawat isa sa amin, Lord, sa family po namin, Lord God. Bless niyo po ang bawat family, Lord God, ng meron po kami, Lord Jesus, na yung pray. Amen. And thank you for joining us this morning. Ako po si Brother Josh ng Christ the Answer, CITA, and this is CITA Online Ministry.